bago tayo magsimula sa ating kwento, may nais lamang akong itanong sa'yo. Ikaw ba ay masipag, mabait, o pang-asar, o laging galit na bata? Mabait. Mabait. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa ang tigre at ang maliit na daga. Sa malawak at tahimik na bundok Apo ay may naninirahan na isang tigre. Ang tigre ay may ngalan na Makisig. Si Makisig ay tahimik at malaya sa loob ng bundok Apo. Ito si Makisig, no? Isang araw ay masaya at matiwasay na kumakain ng kanyang tangalian si Makisig. At nang siya'y matapos ng kumain ay nagpahinga ito sa ilalim ng puno hanggang sa siya'y makatulog. Sa di kalayuan naman ay nakita siya ni Liit. Si Liit ay ang dagang makulit at mapangasar kung kaya't dali-dali itong tumakbo patungo sa natutulog na tigre. Ito si Liit, ang maliit na daga. Kasi ito si Makisig. Dali-dali niyang nilapitan at inila ang buntot nito at galit na nagising ang tigre at hinawakan ng daga. Nanginginig, tumiiyak si Liit. Sa takot at siya'y humingi ng pahumanin kay Makisig. At nagmamakaawa ito na siya'y pakawalan. Ginoong Makisig, maawa ka sa akin. Patawarin mo ako sa aking nagawa, sabi ni Liit. Pasalamat ka at pusog ako, sabi ni Makisig. At kanya nang pinakawalan ito. Makalipas ang ilang linggo, ay may mga tao nanghuhuli ng mga hayop sa bundok at nakita nila si Makisig na natutulog sa ilalim ng puno. At hinuli nila ito gamit ang kanilang patibong. Nakita ito ni Liit sa di kalayuan. Umiiyak at sumisigaw ang tigre. Habang umalis ang mga tao para kumuha ng kariton, ay dali-dali nang tumakbo ang daga patungo kay Makisig upang pakawalan ito. Mabilis na tumakbo ang dalawa para makalayo. Laking tuwa at pasasalamat ni Makisig kay Liit. Hindi niya inaasahan na ang maliit na daga ang siyang tutulong sa kanya upang makaligtas. Wakas.